that, really, then of course he deserves a bad comment. Really, Mr. Chang is a bad comment. And if that, if all of the things Basel said is true, then Mr. Chang doesn't deserve any respect at all. The first beginning part of the video for the first time. Korean old man is selling noodles on the street, and immediately I thought he's bankrupt because of gambling. And 맞아. Honestly, those videos were so uncomfortable. Filipinos and Koreans think so differently about helping someone. For example, Koreans never receive money for free. They don't like. So of course someone will receive, but if they receive money for free, it's like they accept themselves as beggars. Abuji, why did you do that? But I don't know what happened. According to this video, he already knew that Basel's gonna open a restaurant, and he offered the 10% money. But it doesn't matter how many percentage it is. You get to be a co-owner. Like, you get to have your new life with that. I know. Like, I'm just so surprised and so disappointed. Yeah, you can say sorry. I get to say a lot. I understand. You know, I cried. I mean, I felt that he was pity. You felt pity, Maja. You don't deserve. I feel like I become Basel. Don't cry. Don't cry, baby. The mattresses were gone. The golden rugs were gone. The golden what? The rug. He put a rug in front of the bed, but the rug was gone with the Bobby's video. Oh, wala ka ba pang bili ng ticket ng uwi ng Korea? Bakit bibilan mo din ako like the Abuji? Eh, para malinaw, na-explain ko lang. Kasi ang dami nagtatanong sa akin, kasi nakpunta ako kay Abuji ni Basel. Yeah, yeah. Wala ako alam, hindi ko napanood yung si Mr. Liang. Napanood ko talaga sa balita. So na, syempre, na may puso ako eh. Gumalaw yung puso ko. Gusto ko siya tulungan para makauwi. Oh, si yung kay Mr. Liang. So napuntahan ko siya. Totoo, nagulat ako, nagbebenta siya ng ramen sa street. Naawa talaga ako. Tapos yung ano, kasi nataka ako. Ipat hindi kaya tinutulungan ng mga ibang Korean. Kaya tinanong ko sa Korean Embassy, Korean Community. Yung pala bawal kasi po sa Korean na nakakasino na lugi siya yung lahat ng pera niya sa casino. Sa isang Korean, pinoprotektahan ko siya. Basta ang importante, tinanong ko kay Mr. Liang, "Sir, gusto niyo po ba umuwi sa Korea?" "Oo, pag nagbenta ko lahat ng ramen, uuwi ako." Kaya binigay ko pera. Ticket. Yeah, I know that. Binigay ko pera. Yung sabihin ko yung amount na 20,000. Yung pa-uwi, kasyang-kasya yon na yon. Yeah, diba? totoo. Tsaka may flight naman everyday daw. So yung 20,000. Pero hindi ko siya bilhin talaga ng ticket. Hindi ko siya physically. Hindi ko siya pera yung binigay mo talaga. Hindi ko siya hinati sa airport. Kasi, halimbawa, binili ko siya ticket, tapos hinatid ko sa airport. Baka mahawa pa siya sa COVID pagdating sa Korea. Baka ako pa sisihin, di ba? Ito yung pangbayad sa immigration, ticket, total, ito yung pera. Thank you! Sir, ingat po kayo. Pagbalik niyo ulit sa Philippines, sana huwag kayo ganun ulit, huwag kayo mag-gamble. Ganun yung ending. Yung ginabit niya siguro pera ko kaysa o hindi man, o hindi niya binili ticket. Choice niya yun. Yeah, yeah. At least, ako, tinulungan ko. Sir Basel, you are so kind and handsome. I wanna invite you in personal, and I wanna say thank you so much for your kindness. If someone lost their money or yung buhay nila dahil sa gambling, bakit mo pa bibigyan ng pera? Diba? So sabi ko, mabuti nga yung ginawa ni Kuya na pang-ticket talaga eh. Napunta ako dyan na di ko malaman, di ko alam na anong dahilan, basta siya nagbebenta ng ramen. So yan ang aking sagot.